Where's the entrance? I think public transport. It's Chinese restaurant, guys. Yishun restaurant. So, pwede kong kumain dito. Ayan, naka-close sila. Hey guys, let's go. Ito naman tayo sa napakainit. Okay. Okay, let's go. Mga birds na nagpapakain. Oh. Hi, birdie. Okay, so I can go home. Pero nakain na tayo. Iplibot lang. Hi, birdie. Bye-bye, birdie. Wow. Ang building ito. Straight lang siya. Ouch! Okay. Dito sa akong tiit. Ay, siya akong tiit. Sa mga ko. Sa 41. Meta pilok siya, guys! Sorry na guys. Wala man siya. Ay, the park. Parang park. Very peaceful siya guys. Ang Brunei. So, tingnan natin kung open ang mosque. Majority ako nung city life. Ako nung party-party. So, sakto lang to. Like yung katahimikan. Tingnan. So nice. Maglalakad-lakad ka lang. Ayan. So, mga orchids. Cute flowers. Oh, the birds. Oh, so nice. Kita ka car halos yung mga tao dito, guys. Hindi ko masyadong kita yung traffic. Ano niya? Tapos ang lapad ng kalsada. Diba parang reason ng public transport nila is para malasan yung car sa road. Pero tingnan nyo naman. Yung road naman nila, hindi kailangan. Ang lapad. Or siguro hindi kasi traffic ngayon, no? Pero walang. I don't think they need it. Nag-rest yung dahon niya sa dulo. Cute. Police station. Oh! Ano yan? Royal Regalia? Yung laking dome. Na-appreciate ko lang pala guys na for Brunei. But di ba kasi yung sa ibang countries, yung country yung nag-a-adjust para sa tourist. So dito na-appreciate ko na parang yung mga tourist yung nag-a-adjust sa time ni Brunei. So like for example, 12 to 2, iko-close talaga nila yung mga stores. Or yung sa mosque is may certain time lang para makapasok yung mga tourist. Like si tourist yung nag-a-adjust sa culture talaga ni Brunei, which I think is mas better. Pero well kasi, hindi naman talaga yun ang kailangan kasi ng pera ng mga tourist. I mean, rich na kasi sila, rich in oil, so may sariling pera yung country na to. Yung iba kasing countries is nagre-rely talaga sila sa mga tourist. Yung Ramadan Bazaar, guys. Hindi ko na din siya mahihintay mamaya. So, ito yung Royal Regalia Museum. Museum Alat Kebesaran Deraha. Royal Regalia Museum. And within 13. Bakit? What's the entrance? What's the entrance? Ayan, main entrance. Ay! Asan? Asan? Where's the entrance? Ito? Is it over? Oh! Yeah.
Philippines. Okay, so I cannot bring any. You only can bring your handphone. Oh, okay. So. Okay, yes. Alright. Thank you. Seven. Bawal ang video sa loob, guys. I'm impressed. Unhealthy for the people talaga. Kasi kung hindi naman maganda yung pamamalakad ng isang ruler, di ba hindi naman like susunod talaga, hindi naman magiging loyal yung mga tao. So for Brunei, loyal kasi yung mga tao nila. So alam mong okay yung pamamalakad niya. Tsaka, sipin mo na lang, like if for Christianity, kung talagang i-impose siya sa Pilipinas. Diba? Ang peaceful siguro. Hindi ako pwede mag-inom. Ako'y nauahaw. Let's hide. Pero lang, hindi na. Sabi na gandaan na ito. Diretso na tayo dun sa isang mosque. Hindi ko napuntahan. And then after nun is balik na tayo dun sa hotel. Rest ng konti. Tingnan natin kung open din yung Chinese restaurant dun sa harapan. Kain tayo. Then saka tayo punta ng airport. So, kasi mayroon tayong mag-book mamaya nung dark. So just to make sure. Tsaka pagod na din talaga ako. Royal Regalia Museum. Ganda guys. Kasang bango. Wow! Ano yung amoy kang joke lang? Wala pala siyang amoy. Ganda! Nice! Pretty! Nakalakad ka lang talaga around Brunei guys. May mga infrastructure ka makikita na magaganda. Malapit na tayo dun sa Chinese temple. Going up? Going up? Yahing langit. So, yan na yung Chinese. Okay. Langkan. Chinese temple dito guys na sabi ng driver kanina papademolish daw sana pero hindi pumayag yung father ng current na sultan ngayon kaya na dyan pa din siya. Aww. May mga Christian churches din dito guys. Gusto ko pa sana punta yung isang mosque pero parang hindi na kaya ng paa ko. Huwag kayong gagala after umakyat na mga kinabalang guys kasi masakit siya sa paa. Sige, inom muna tayo. Wala namang tao. Okay. Gadong 22. Either 22 or 58. I think pwede naman. They'll stop for the stream. So try tayo ng bus guys. 22. Ay! Sana oh! 20. Hindi, 42. Oh.
way yung papunta ng ganun. Padong? Ito yung public transport. Daming bus. Ito yung bus stop. Dadaan siya dito, guys. And then, open naman yung market. Whole day up. Kaya may mga problema siya. 1:43. Guys, may nakalagay na signage pero just to make sure. Kasi iba yung nandun sa ano, yung dun sa map. 22 yun eh, 20 yun eh. Pero, yeah, tarangin nyo na lang yung driver. Mabait naman sila. Nagtuturo naman sila. Punta na tayo doon sa Chinese restaurant. Tingnan natin kung open. Then, kain muna tayo. And rest na lang before pupunta ng airport. Chinese restaurant, guys. Yishun restaurant. So, pwede akong kumain dito. Ayan, naka-close sila. So, strictly for non-Muslim siya, guys. Meron silang signage na kalagay. The same nung sa binili ko sa Malaysia, guys. The sweet one. Wait, let me this. Nalasahan mo talaga yung tea. Shrap ng coke. Alagyan ko rin ng tubig. Or don't you? And yung meal there. 5:16. And extra one, guys. Gutom mo. Restaurant. So, pag Ramadan, guys, pwede kayo kumain sa mga Chinese restaurants kasi open sila. Kinukovera lang nila yung glass. And then, $16.48 yung binayaran ko. Mali pa yung binigay ko. Malaysian ringgit yung binigay ko. Pareha pa ng kolo. $16.40. Mahal pala nun. $16.40. Okay lang. Wala naman akong lunch, wala naman akong dinner. Chinese restaurant. Sa mami yan sila, guys. Hanapin nyo lang sa palibot-libot. Yun yung nakain ko kanina doon sa restaurant, guys. Masarap yung dim sum nila, so sulit lang. Mas mahal yung dim sum kaysa doon sa Sarawak Colony. Pero lahat sila masarap. Sulit. Itong Yishun restaurant, sulit siya. Say bye na. Bye! Sa airport na tayo makita guys. Pero makapag-rest tayo. Ang bulita na bumaba. Iwan air pa baba. Kante na lang guys. Kante na lang. Hey guys, mag-book tayo ng dart papunta sa airport. 8:50 guys. Wait ko na lang. Are you okay? Pinay! No. 541.
10, we are bound for Manila, Philippines. Hello everyone, to the Pacific, welcome to the Davao International Airport.